Hello guys! Welcome back to my channel. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo. So kung gusto nyo rin ma-notify about sa mga new videos and update, i-click nyo rin po yung bell. So, konting chika muna tayo. Ako po ay graduate ng Accounting Technology, a 4-year course, and in this year, mag-5th year po ako. Pero habang hindi po ako nag-aaral, ako pa isang property custodian and inventory officer po. And I am a registered cost accountant. So kung gusto niyo po kung paano kunin or paano ako nakapasa as registered cost accountant, meron din po tayong video sa description po sa baba. So ngayon, paalamin natin kung ano nga ba yung ABM. So ABM stands for Accounting, Business, and Management. So sa meaning itself, alam natin na iikot siya sa business cycle, business transaction, paano magtatag ng business at iba pa. So, kadalasan na kumukuha nito guys is yung mga gusto mong magkaroon ng sarili ng business, gusto mong magtatag ng business, pumasok sa corporate board with a corporate attire, and gusto mong malaman kung ano-ano yung mga dapat gawin para magkaroon ng business. So, kung isa kayong tao na gustong magka-business soon, is bagay sa'yo yung ABM. Kasi diba, ang sabi kasi nila, wala daw yung mayaman sa trabaho, which is proven din naman, diba? Kaya gusto nila magkaroon ng business. So habang bata pa sila, gusto na nila malaman kung paano ang magpaikot-ikot ng business. Business lang yung paikot-ikot yun sa main town. Konti na lang. Horny ko talaga kung doon mo. So yun, ang mga kadalasan na yung thinking, kaya sila nag-ABM is na-thrill sila kasi marami ding matuto. Lalo na sa senior high or senior high, maraming matuto kasi dito tinatakay mo na lahat ng general math, statistics, ganyan calculus kasi diba, dati yung ganyan, first year tinitake namin, second year yung mga math namin. Pero ngayon dahil may senior high na, nilipat na doon para sa pagdating nyo sa college is focus na kayo in major subjects. Pero sa senior high, tatakon nyo rin po yung basic accounting. Yun, 1 and 2 na yun. Para pagpasok nyo sa college, diretso na kayo sa partnership and corporation. So iba-iba din naman ang curriculum ng our school. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano yung curriculum ng school nyo, pwede nyo naman yun puntahan sa register for inquiries. So, kung gusto nyo talagang maghanda na as ABM, meron din po akong tips at things para ano yung dapat taglayin nyo as ABM student. So ngayon, magbibigay din po ako ng tips kasi dun po sa baba kasi more or less mahirap pa sa accountancy. Sige, sasagutin na rin natin mahirap bang ABM. Oo, mahirap siya. Lahat naman ng strand and courses mahirap siya lang na pag hindi mo seryoso yung isang bagay. Sa ABM kasi, more on realization to. Yun, dapat magkaroon na kayo ng, dapat handa na kayo mag-realize ng transaction. Kasi kadalasan dito guys, yung math din naman, maliban doon sa stat, maliban sa pag-calculate ng principal, ganon, ang gagamitin nyo in the long run dito sa accounting is basic math lang naman yung addition, multiplication, subtraction, division, ganon yung gamit na gamit dito. Ang mahirap lang dito sa accounting is mag-a-analyze ka ng mga transaction, i-journalize mo, tapos magbabalance ka, ganun. Minsan yung magbabalance, tapos mga kalitang na doon. Marami tayong experience dyan. So, kung gusto mo ma-thrill ang buhay mo, ayun, pumasok ka sa ABM. So, ang tips natin ngayon, nagbibigay tayo ng tips sa ABM. So, dapat, unang-una is nakahanda kayo sa pinasok nyo. Responsable kayo. Dapat tapusin nyo ito. Pag pumasok na kayo dito, panindigan nyo. Dapat matatag ang loob nyo na dito. Kasi marami kasi nahihirapan ngayon. Tapos feeling nila hindi na nila kaya. Kaya sumusubo na sila. Hindi dapat ganunin. Pag nahihirapan kayo, go lang ng go. Kasi halos naman ang nag-take ng ABM. Halos nag-aaral ng ABM. Kahit nga yung mga CPA na ngayon, sinasabi naman nilang nahihirapan sila. So kung may kaklase kayong feeling na sobrang talino niya, sige, pabayaan nyo na lang. Ang gawin nyo siyang inspirasyon. Tsaka ang gawin nyo, kung may hindi kayo alam, magtanong kayo sa kanya. So
So ang tune natin guys is prepare your own materials. At lalong-lalo na yung tinatawag natin best friend na sa college student. Yun yung calculator. Siyempre, mahirap na kasi di ko sa exam o sa quiz natin, may time siya. Hindi siya unlimited time. So kailangan natin magkaroon ng sariling gamit kasi lalo naman calculator maghihirap. Doon pa nga maghihirapan sa mismo quiz. Hindi yung pwede. Tsaka may mga professor kung maano kayo sa kanila, yung mga pero na professor, lagot kayo, papalabasin kayo. So, ayun, number one is be responsible. Number two, bring your materials or buy your own materials. Prepared yun na, habang vacation na. Number three, make your own study habit. Ayun na, kahit na ngayon, kahit na junior high na kayo, magbasa na kayo kasi asahan nyo na pag nag-senior high kayo din, ABM ang course nyo, magkakaroon kayo na maraming babasahin. Sobrang dami siya. Kaya asahan nyo talagang aabot ito ng gabi kung talagang magbasahin mo magbasa. Tsaka, kung iiyak kayo dahil hindi kayo nakabasa, okay lang yan. Part din yan ng pagiging ABM student. Tsaka, ang number four natin is be prepared. Kung papasok kayo, pag naging ABM na kayo, tapos may books naman kayo, may module naman silang binigay, kung nasa bahay pa kayo, basahin nyo na yung pages 1, 2, 3, 4. Para pagpasok nyo, is nakakasabay kayo sa prof nyo. Kasi minsan, mabilis yung pacing ng ibang prof. So, kung hindi ka talaga nagbasa, hindi ka prepared, lalabas ka sa classroom yung wala kang nalalaman, magku-quiz ka yung zero ka. Ganun, so para maiwasan mo yung ganun, proven and tested na yun, kailangan nakapagbasa ka na sa bahay. Para pag may tanong ka, makapagtanong ka na dun mismo sa classroom, may natutunan ka na dun mismo sa classroom. Kasi pag lumabas ka na sa classroom nun, mahirap na, lalo na pag hindi mo naiintindihan, tapos yung mga classroom pa hindi rin naiintindihan, dalawa na hindi naiintindihan. Kaya mas magandang prepared ka na bago ka pumasok sa school. At number 5, guys, huwag kayong mahiyang magtanong. Kunwari, may kakaroon. Siyempre, unang-una, sa teacher kayo magtanong kung may hindi kayo naiintindihan. Tapos yung pangalawa, kung may kaklase kayo, mag-engage kayo sa kanila. Okay lang naman yung matanong. Mas may maalam nga yung magiging pala tanong. Eh. Kaysa yung hindi ka nga matanong, wala ka namang naiintindihan. Sino mas lugi? Siyempre, yung hindi ka nagtatanong. Eh, meron niya ako kaklase dati. Kasi sobra, ang dami niya tanong. Minsan nag-exe na kami ng oras. Pero pag nag-request kami, nag-hire siya. Kasi yun pala, nagbabasa na siya, nag-study na siya, tapos yung mga tanong niya, binubuto niya doon sa mismo class namin. Kaya, marami siyang matutunan kaysa na sa amin. So, kaya tips ko rin sa inyo na dapat magbasa kayo before kayo pumasok sa school. So, ano pa ba? Prepared, responsible, study habit. Ayun, reading habit din. Sinabi ko na, diba? Sa study habit na rin yun. Kasi marami nga siyang babasahin. So, advanced study. Madami kasi nga as experience namin sa accounting student. Sobrang dami nga aralin. Tsaka kung gusto, meron din naman doon sa video bakit mahirap ang accountancy. Kasi marami din siyang, kung marami kayo naaral kayo, mas marami sa college kayo, sasahan nyo na yun. Kaya, ayun, yung last pala natin is build build a knowledge. Ano ba tawag doon? Basta, patibayin nyo yung foundation nyo sa basic na foundation nyo na binibigay nyo sa basic accounting. Aralin nyo na lang, napakabongga yun. Kasi doon, pag hina kayo sa basic accounting, asahan nyo magigigna kayo talaga. Kasi ang accounting kasi sunod-sunod nun. Kung gusto sa basic accounting, tapos partnership and corps, tapos financial accounting, which is related din naman. Doon sa basic accounting, alam nyo man natin, debit, credit, cycle, FS. Yung mga FS na yun, transactions, doon pupunta sa
financial accounting. Yun, yung financial accounting natin na sa ano yan, volume 1, 2, 3. Yung volume pa, may part 1, part 2. So, lahat talaga, bubulit to doon, doon sa basic accounting. Kaya, huwag kayong maniwala doon na, eh, okay lang yan, huwag na natin aralin. Huwag kayong magkaroon ng ganung habit case. Dapat pala ngayon, is aaralin nyo na yun. Kasi, ako din dati, nahihirapan ako kahit nung graduate na ako. Nahihirapan ako kahit sa paggagawa ng journalize, mga entries sa journal. Mahirapan kayo sobra pag hindi talaga ano, hindi talaga matatag yung foundation. Tsaka ngayon kahit yung, kasi may mga nag, ano sa amin, tawag yung sa inyo, work immersion. So mga yung nag-work immersion, tinanong ko sila kung may background ba sila sa ganito. May mga nasagot naman sila kasi doon sa mga, sa akin kasi sila na-assign yung mga nag-work immersion sa company namin. So, ayun, nung dumating sila sa office namin, syempre, tinanong ko kung ano ba yung tawag doon, ano ba yung natutunan nila sa school, ano yung ganito, ano yung ganyan, ano yung asset, ano yung ability, ano yung equation, tsaka ano yung mga depreciation. May mga bagay na nasagot naman sila, guys. May mga bagay din na hindi. So, yung mga bagay na hindi, yun yung nung nag-work immersion sila, sinusupply namin. So, yun pala. Pag nag-work immersion kayo, huwag kayong mahiyang magtanong dun sa mga naka-assign sa inyo. Tsaka kung may hindi kayo alam, huwag kayong mahiyang magtanong. Kasi pag pumalpak kayo, guys, yun pala, apektado yung grace nyo. Tsaka maraming, huwag kayong sa bagay. May misan kasi may pinagtitimpla lang. Pero huwag kayong pumayag na pagtitimpla lang kayo with the span of, ano nyo, nagtitimpla lang kayo ng kape, naglilinis na kayo. Ano, okay naman na nag-initiate kayo dun sa naka-assign sa inyo, sa head nyo, or sa ano, sasabihin nyo, ma'am, may papagawa po ba kayo sa amin? Ma'am, ano po yung ganito? Ano po ma'am? Ma-appreciate nila yun, guys, kasi dumaan din naman sila sa ganun. Tapos ano man natapos yung work immersion nyo sa grade 12, wala kayong nalalaman, mahirap nyo. So, my thesis po pala yung ABM din. So, take time, seryosuhin nyo din yung thesis nyo. Kasi, mahirap na pag, kasi may thesis na naman kayo sa college eh. Ano pa, may debate din kayo, may practicum din kayo. Ayun, kami, ang kadalasang ano namin is, sobrang dami ng debate namin, sobrang dami ng report namin dati, lalo na sa business organizations, sa HBO, sa ano ba, sa management. Oo, ang ginagawa nila, pinag-ano kami ng company, pinapipili kami, aalamin namin kung ano yung accounting system na gamit nila, kung applicable ba sa kanila. Kung hindi applicable sa kanila, ano yung ikasasuggest namin. So, yun, habang nag-ano kayo, magbasa na rin kayo about doon, kung ano yung sa business, ano yung background ng business, debit, credit. Tsaka kung yung nanonood dito, hindi pa kayo accounting student. Meron din tayo sa baba yung introduction, debit, credit, tsaka yung technique para mas mapadali yung buhay nyo. Tsaka mas mapadaling matandaan kung saan yung debit, saan yung credit, ano yung sa debit, ano yung mga balance sa credit. Nandun din po sa baba. So, ayun. Sana may natutunan kayo, guys. Take note ulit kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po ulit. So kung may mga tanong kayo or kung may mga kwento kayo or suggestion, huwag po kayong mahihirap po mag-comment sa baba. Matyaga po akong mag-reply. So yun lang, good luck sa journey niya. Thank you!